Peter Ko, Herbert Colango, at Peter Lim. Tatlong pangunahing mga personalidad tol na binanggit ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanya naging unang Matrix bilang mga pinakamalalaking isda sa larangan ng ilegal na droga noong July 2016. Si Peter Lim ang umanong naging kumpare ni Duterte sa isang kasal kung saan pareho silang naging ninong. Pero tila walang kumpa-kumpare kay Duterte nang malaman niyang allegedly big time drug lord pala ito. Kaya naman binantaan niya ang buhay nito. He goes in and out of the Philippines. Patay na to. The moment he lands at Naya, he will die. He will die. Peter Go Lim, isang Cebuano Chinese businessman na nakabase sa Cebu na itinuturing na isa sa mga pinakamalaking isda sa larangan ng bentahan ng ilegal na droga na miyembro umano ng Chinese Triad na nakabase ang operasyon sa Visayas. Ang kanyang pangalan ay lumutang sa media matapos siyang direktang pangalanan ni Pangulong Duterte bilang pangunahing pinagmumula ng ilegal na droga. Sa simula, si Peter Lim ay kinilala bilang alias Jaguar. Ngunit kalaunan ay nalaman na iba ang tunay na Jaguar na isa rin kilalang personalidad sa ilegal na kalakalan. At ito nga si Jeffrey Diaz na napas lang mula sa operasyon ng mga pulis sa Las Piñas noong June 18, 2016. Si Lim, kasama ang kanyang kapatid, ay napabalitang taga-suporta ng kampanya ni Pangulong Duterte noong 2016. Kasama rin si Lim sa Order of Battle ng Philippine Drug Enforcement Agency. Noong 2001, inimbestigahan na si Peter Lim ng kamara matapos ituring na drug lord ng ilang testigo. Sa isang congressional inquiry, dalawa sa dating tauhan niya ang tumistigo laban sa kanya, pero wala raw sapat na ebidensya para idin si Lim. Hindi na beripika ang bintang kaya hindi siya nasampahan ng kaso. Ang dalawang saksing ito ay pinaslang sa misteryosong paraan noong 2006 and 2011 na nagdulot ng higit pang kontrobersya. Batay sa talaan ng Securities and Exchange Commission or SEC, si Peter Lim ay nagmamay-ari ng maraming lehitimong negosyo sa Cebu. Kabilang sa kanyang mga negosyo ay ang pagiging dealer ng imported na heavy equipment at siya ang may-ari ng Hilton Motor Corporation sa Cebu. Bukod sa Hilton Heavy Equipment, meron siyang Tiger Motors, K1 KTV at Real Estate Development Company Limbros. Ayon sa isinagawang full background investigation ng CIDG Region 7, napakayaman ni Peter Lim at kaya niyang umupa ng maraming bodyguards para bantayan siya 24 oras para sa kanyang seguridad. Fast forward, sa pag-upo ni Rodrigo Duterte bilang 16th na presidente ng Pilipinas, agad niyang iprinisenta ang kanyang unang matrix na mga sangkot sa ilegal na droga noong July 7, 2016. Isa ang pangalang Peter Lim sa mga binanggit ni Duterte bilang pangunahing drug lord ng bansa. Si Peter Lim umano ang sinasabing pinakautak ng sindikato ng ilegal na droga na nakakalabas-masok sa Pilipinas dahil protektado ng isang police general na si retired General Marcelo Garbo Jr. Binantaan ni Duterte si Lim na sa sandaling pumasok siya sa bansa, sa naiya pa lamang ay bubulagta na raw ito. Wipek ang babala ng mga human rights group basta para kay Digong trabaho lang. Ngayon, upang linisin ang kanyang pangalan at iwasan ang banta ni Duterte na siya'y mamamatay oras na lumapag sa naiya, nagpasya si Lim na personal na nakipagkita kay Duterte upang linisin ang kanyang pangalan mula sa mga akusasyon ng pagkakasangkot sa ilegal na droga. Sa kanilang paghaharap, ipinahayag ni Peter Lim kay Pangulong Duterte na hindi siya ang Peter Lim na tinutukoy ng mga ilegalista sa kalakalan ng droga. Binigyang diin niya na hindi lamang siya 100% kundi 500% sigurado na hindi siya sangkot sa anumang ilegal na gawain. Sa tinuod lang, ipapatay tagad niya. Basta masilip na ako. Tinanong siya ni Duterte kung bakit nabanggit ang kanyang pangalan bilang isang supplier ng droga at sinagot ito ni Lim sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga posibleng dahilan. Ayon kay Lim, sa isang congressional inquiry sa Cebu, lumitaw ang mga pangalan ng mayayamang negosyante, kabilang ang mga nagmamay-ari ng mga jewelry stores, malls at motels na posibleng sangkot sa ilegal na negosyo. Kapansin-pansin daw na hindi siya nabanggit na nagtulak sa isang congressman na imungkahi ang investigasyon sa mga mayayaman na ito lalo na sa kanya. Isa pang posibleng dahilan ng pagkadawit ng kanyang pangalan ay ang pagluta ng isang ilegalistang babae na kinilalang si Marilu na may alias din bilang Peter Lim.
Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, inatasan ni Duterte si Lim na makipagkita sa National Bureau of Investigation or NBI at formal na isuko ang sarili para sa anumang investigasyon upang patunayan na hindi siya ang Peter Lim na malaking isda sa ilegal na droga. Binanggit din ni Duterte na sa mga oras na yon, wala pang konkretong ebidensya laban kay Peter Lim at marami pang taong may pangalang Peter Lim sa Pilipinas na nagpapahiwatig na posibleng ang hindi siya ang salarin. Pero sa pagdinig ng isa ring drug kingpin na si Kerwin Espinosa sa Senado noong November 2016, ibinunyag-nyag si Peter Lim na nakausap ni Duterte ang kanilang supplier. Ayon kay Espinosa, sinabi sa kanya ni na Jeffrey Jaguar Diaz, Lovely Impal at Peter Co na si Peter Lim ang kanilang pinagkukunan ng droga na kanilang ibinebenta sa mga Espinosa. Mariing itinanggi ni Lim ang mga akusasyon. Iginit niyang hindi niya kilala si Espinosa o iba pang mga personalidad na dawit sa ilegal na kalakaran. Kasama sa aligasyon laban kay Peter Lim, ang pahayag mula sa isang tauhan ni Espinosa na si Lim umano ang pinagkukunan nila ng droga. Ayon sa mga akusasyon, nagkaroon pa umano ng pagpupulong sa Thailand si na Kerwin at Peter Lim, bagay na mariing itinanggi ni Lim nang siya ay makapanayam ng media. Halos isang taon matapos ang mga alegasyon, nagpalabas ang Department of Justice ng Sampina na naguutos kay Peter Lim na dumalo sa isang preliminary investigation. Nang ihain ng mga pulis ang Sampina sa bahay na naka-address kay Lim, wala siya roon kaya tinanggap na lamang ito ng kanyang gwardiya. Noong August 2017, formal na nagsampa ng kaso ang PNP-CIDG laban kay Peter Lim, Peter Co, Kerwin Espinosa, Lovely Impal at anim pang ibang akusado sa pagbebenta ng ilegal na droga. Kaagad na nag-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order si DOJ Secretary Vitaliano Aguirre laban sa mga akusado. Aminado pa nga ang Malacanang na mahirap daw talagang imbestigahan ang kaso ni Peter Lim at tila para naghahanap sila ng nag-iisang karayom sa munto ng mga dayami. Dahil ang pangalang Peter Lim sa database ng Bureau of Immigration ay pumapalo sa 4,000. Subalit, noong 2018, ibinasura ng mga prosecutor ang kaso laban kina Peter Lim, Kerwin Espinosa, Peter Co at Lovely Impal dahil umano sa kahinaan ng reklamo na inihain ng PNP-CIDG. Ayon kay Aguirre, mahina ang kaso laban sa mga akusado dahil iisa lamang ang testigo, si Marcelo Adorco at may inconsistencies ang mga testimonya nito. Sa korte, pinabulaanan ni Peter Lim ang mga akusasyon ni Adorco, lalo na ang di umano'y pagkikita nila ni Kerwin sa Thailand sa pamamagitan ng pagpresenta ng ebidensya na siya ay nasa isang ospital ng Pilipinas noong mga panahong yon. Dahil dito, nasira ang akusasyon ni Adorco laban kay Lim, kaya naman pinayagan ni Aguirre na ibasura ang mga kaso. Pero dahil sa ingay ng publiko, binawi ito matapos ang ilang buwan, napaatras ang Malacanang at napalaya si Aguirre. Dito na ipinalit si Justice Secretary Minardo Guevara para ibalik yung mga kaso ng mga ilegalistang ito at bumuo ng panibagong panel ng prosecution. Inakusahan ng DOJ si Peter Lim na nagsupply ng hindi bababa sa 90 kilos ng shabu sa tinatawag na Espinosa Drug Group sa Region 7 at 8 noong 2013 at 2015. May mga hiwalay ding transaksyon ng droga na naganap na may hindi matukoy na dami ng shabu noong 2014. Kaya naman August 2018, ang lokal na korte ng Makati ay sumang-ayon sa resolusyon ng Department of Justice na nakakita ng sapat na batayan laban sa mga suspect sa di umano'y sabuatan sa ilegal na kalakalan ng droga kung kaya't nag-utos ang korte ng arrest warrant laban kay Peter Lim sa kasong conspiracy to commit illegal drug trading. Pero biglang naglaho si Lim na parang bula. Nagtulungan na ang NBI at PNP. Bumuo sila ng special na tracker team para hanapin siya sa kanyang mga address. Pero wala pa rin Peter Lim na matagpuan. Nag-aalok na ang pamahalaan ng pabuya na 500,000 pesos noong September 2018 para sa pag-aresto ng di umano'y drug lord na si Peter Lim. Ang pabuyang ito ay ibibigay sa sinumang makapagbibigay ng mahalagang impormasyon na magre-resulta sa pag-aresto ni Lim. Ngunit para sa iba, marahil ay tumakas na ito at lumabas na ng bansa. Pero ayon naman sa Bureau of Immigration, walang record na umalis na ng bansa si Peter Lim at tiniyak din ng DOJ na wala itong pasaporte. Ayon sa Bureau of Immigration, ang huling biyahe ni Lim ay noong 2017 at may hold departure order si Lim noon pang 2018 at ang kanyang passport ay expired na. Ngunit, inamin din ni Justice Secretary Guevara na posible nga na si Lim ay umalis gamit ang peking pangalan at nakatakas sa pamamagitan ng mga butas na hangganan sa timog o mga backdoor ng bansa kung kaya't walang opisyal na record ng kanyang paglipad. Fast forward, March 2019, hindi pa rin nagpapakita si Peter Lim kaya't siya ay inilagay na sa Red Notice List ng International Criminal Police Organization or Interpol.
Ang Red Notice ay isang alerto sa mga pulisya sa buong mundo tungkol sa mga taong tumakas upang palawakin ang paghahanap sa ibang bansa. At ito'y inilalabas kapag hiniling ng isang kasaping bansa. Gayunpaman, patuloy pa rin ang kawalan ng impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Kung kaya't lalong nakumbinsi si Duterte na drug lord nga talaga ang kanyang kumpare. Kaya't muli na naman niya ito binanatan at binantaan habang siya ay nasa isang campaign rally ng PDP Laban Party sa Negros Occidental. Ayon kay Duterte, kung makikita niya si Lim kahit saan, papatayin niya ito at handa siyang makulong dahil dito. Sinabi rin ni Duterte na si Lim ay may mga bahay sa iba't ibang bansa, kabilang ang Canada, Bahamas at Hong Kong. Dagdag pa ng Pangulo, mas mabuti pa para kay Lim na magpatiwakal na lang dahil kung siya ay susuko, haharapin niya ang hanggang 200 taong pagkakakulong. Ngayon, nagtataka tuloy ang publiko kung bakit parang iba ang trato ng gobyerno para kay Peter Lim kumpara sa mga maliliit na suspect sa droga na nagdulot ng kritika na ang manhunt para sa kanya ay tila isang moro-moro lamang at siya ay pinayagang makatakas. Dapat alam ng mga PNP at NBI na habang nasa labas si Lim, sumasama ang imahe ng war on drugs ni Duterte. Lalong tumitibay ang pananaw ng iba na hindi patas ang laban sa droga. Grabe raw ang hagupit sa may hirap, samantalang yung mga big time tulad ni Peter Lim parang nakakalusot daw sa batas at hinahabol pa ng Malacanang para sumuko ng maayos. We're asking Peter Lim, please surrender. If you are innocent, prove your innocence in court, you will be given your day in court. Dito ay sinisigaw ng iba na anti-poor ang war on drugs ng admin ni Duterte na nagbibigay alalahanin na nagpapakita ito ng pagkakaiba sa pagtrato sa mga taong may koneksyon at impluensya kumpara sa mga mahihirap na suspect. Itinanggi naman ito ng palasyo. Ayon kay dating presidential spokesperson Harry Roque sa isang press briefing na unang-una raw wanted si Peter Lim, wala siyang kalayaan. Pangalawa raw, nakakulong si dating Senator Leila De Lima, patunay na hindi lamang daw mahihirap ang target sa war on drugs. Matatandaan na si De Lima ay isang matinding kritiko na madugong kampanya ni Duterte laban sa ilegal na droga na ikinulong noong 2017 sa mga paratang ng droga na kanyang sinasabing politikal ang motibo. Maraming senador mula sa Estados Unidos at mga grupo ng karapatang pantao ang nanawagan sa gobyerno na palayaan siya noon. Binigyang diin ni De Lima na ang di umano'y pagtakas ni Peter Lim mula sa Pilipinas ay patunay na ang kampanya ni Duterte laban sa mga narcotics ay doble kara at pagkukunwari lamang. Ayon sa kanya, madugo lang daw ito kung ang sangkot ay ang mga mahihirap, karaniwang tao na naligaw ng landas at walang kapit, pero walang napapanugot na totoo at malaking drug lord. Sa kanyang pahayag, binanggit ni De Lima na mabilis ang pag-imbento ng mga peking kaso laban sa kanya. Ngunit kay Peter Lim, na may tunay na batayan ng mga akusasyon, ay nakatakas lamang. Tinawag niya itong isang kahihiyan at korupsyon. Mula rin sa simula, ang administrasyon ni Duterte ay nakusahan na rin ng selective justice sa kaso ni Lim. Kasabay ng mga ulat na siya at ang kanyang mga kamag-anak ay mga donor sa kampanya ni Duterte noong 2016. Matatandaan pa nga sa larawang ito tol ni Duterte kasama si Peter Lim sa isang kasal. Tantad ng batikos si Duterte mula sa kanyang mga kritiko na may relasyon daw ang dalawa kung kaya't hindi mahuli-huli ang pinakamalaking isdang si Peter Lim. Git naman ng Malacanang na hindi personal na kilala ni Duterte si Lim at nagkataon lamang na sila ay parehong naging sponsors o ninong sa isang kasal. June 2021, ayon sa Interior Secretary na si Eduardo Anyo, si Peter Lim ay umalis na ng bansa. Sumibat na rin ng bansa ang isa pang taong pinaghihinalaang narkopolitisyan o politikong may koneksyon sa ilegal na kalakalan ng droga. Ito ay ang dating alkalde ng Iloilo City na si Jed Patrick Mabilog. Muli na namang nabuhay ang mga hinala ng ibang tao, bagamat ang Bureau of Immigration ay nagsabi na wala silang record ng pag-alis ng nasabing takas sa bansa, tanong ng iba na may maglalakas loob bang tumakas at mag-iwan ng opisyal na record ng kanyang pag-alis, palaging may posibilidad na si Lim ay nasa loob pa rin ng bansa. Maaring posible pa nga na siya ay nagtatago sa plain sight. Sa kabilang banda, July 2021, sa pahayag ng Philippine National Police or PNP, walang konkretong patunay na ang pinaghihinalaang drug lord na si Peter Lim ay nakatakas na mula sa bansa. Ayon kay dating PNP Chief General Guillermo Eliazar, patuloy pa rin ang kanilang paghahanap ng ebidensya na nagpapatunay na wala na si Lim sa bansa. Sinabi ni Eliazar na wala pa ang kumpirmasyon sa pagtakas ni Lim at patuloy ang pagsasagawa ng beripikasyon ng mga otoridad.
Nagutos na si Eleazar sa Criminal Investigation and Detection Group or CIDG at Drug Enforcement Group na beripikahin kung nakatakas na nga ba ang mailap na negosyante. Nagtutulungan ang dalawang unit ng pulisya kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno upang alamin ang kinaroroonan ni Lim. Nakipag-ugnayan na rin ang PNP sa mga katapat na ibang bansa para sa posibleng mga pahiwatig sa kinaroroonan ni Lim. At sinabi ni Eleazar na hindi titigil ang PNP sa paghahanap sa kanya. Sinabi rin ni CIDG Director Major Ferro na iniimbestigahan nila ang posibilidad na nakatakas si Lim sa pamamagitan ng backdoor ng bansa matapos nilang malaman mula sa Bureau of Immigration na walang record ng pag-alis ni Lim sa bansa. Sa inyong palagay, Tol, nagpapakita ba ang kaso ni Peter Lim ng pagkakaiba-iba sa pagtrato sa mga mayayaman at mahihirap sa sistemang panghustisya ng Pilipinas? Paano ito nakakaapekto sa kredibilidad ng War on Drugs? Ano ang inyong pananaw tungkol sa impluwensya ng mga koneksyon at kapangyarihan sa pagharap ng hustisya base sa mga pangyayari sa kaso ni Peter Lim? Bakit sa tingin ninyo nahihirapang mahuli ang mga tulad ni Peter Lim? Ano ang pwedeng gawin para mapabuti ang pagtugis sa mga malalaking drug lord? At ano ang epekto ng kaso ni Peter Lim sa pangkalahatang patakaran ng administrasyon sa War on Drugs? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi!